Kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Andito ako ngayon sa Veterans Hospital ng Palo Alto. Kada-drop off ko lang nung pasahero ko at ako'y babalik na ngayon sa San Bruno para doon ko naman pipick upin yung sunod na pasahero ko. So, ang gagawin ko ngayon, simula dito sa Palo Alto, sa Veterans Hospital, gusto kong baybayin ang kabuuan ng El Camino Real all the way to San Bruno. Dahil ang El Camino actually, nagtatapos ito dito sa Palo Alto, pero hindi lang dito sa Veterans Hospital. Hindi ko na maabot pa yung kabuuhan ng south sa El Camino dahil ako'y papunta na ng north side ng El Camino. So yun lang ang i-features ko ngayon, yung kabuuhan ng El Camino Real from Palo Alto all the way to San Bruno, para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga city na mga dadaanan ko from El Camino all the way to San Bruno. Okay, so mag-umpisa na ako. Dito, paalis na ako dito sa hospital ng veterans sa Palo Alto. Lalabas na ako bali sa compound. Ang oras ngayon dito sa Bay Area is 8:12 in the morning. Maganda ang araw, magandang panahon dito sa Palo Alto. Itong Palo Alto, isa ito sa mga lugar na mamaiinit. Talagang pag mainit dito, mainit talaga. Hindi katulad doon sa San Francisco, Pacific Daly City area, na nakukompensate yung init doon sa malamig na simoy ng hangin. Kaya maganda talaga ang klima doon. Pero ito, Palo Alto, ano to? Isa ito sa mga lugar na maiinit talaga pag mainit. So ngayon, kakanan ako dito para pupuntahan ko ngayon yung El Camino Real. Medyo mahaba-haba siguro itong video na ito. Pero yun nga, ito pa lang camera ko, hindi pa lang YouTube ang nagka-cut. Yung camera ko, limited lang ang camera ko sa recording. Mga 33 minutes something. Pag umabot na yung recording ko ng 33 minutes, yun na, nagpuputol na siya automatic, tapos magre-record siya uli. Kaya hopefully itong biyahe ko na ito, isang kabuuhan talaga ito, hindi napuputol. Kasi kung 33 minutes, baka makuha ko ang biyahe na ito in less than 30 minutes. Kaya hopefully isang video lang siya, wala siyang part 1 or part 2. Kala ko noon ang YouTube ang nag-restrict na up to 33 something or 30 minutes something lang yung video. Na-realize ko na nung nagre-record ako, hindi ko pa pala na-upload yung yung nire-record ko. So, hindi pala yung YouTube ang may dahilan, kundi yung mismong camera ko na ang yung storage niya is only limited up to 30 minutes na recording. Yun, doon ko na realize.
Kaya pinakamahaba ng ano ko, record ko talaga sa every time na mayroon akong mga travel guide na gagawing video, pinakamahaba na yung 30 minutes. Kasi nga, nag-automatic siyang nagka-cut. Pinuputol niya yung record ko. Tapos, mag-automatic siya, magre-record siya uli. So, kaya binabantayan ko yung recording ko ngayon na hindi lalampas ng 30 minutes para isang buong video lang siya. So, ito ngayon yung kakanan ako dito sa bali. Ito yung ano bang tawag nito? Page Mill. Kakanan ako dito at tutumbukin ko doon yung El Camino Real. Doon ako kakaliwa going north. Dito na rin ang ano, dito na rin sa Palo Alto yung itong area na ito, dito na rin yung mga tinatawag nilang Silicon Valley. Kaya lang wala akong time na pupuntahan ko yung mga company na involved sa Silicon Valley, mga katulad ng Apple, yung Google, ganun. So dito yung lahat eh, pero hindi ko mapapakita sa video na to dahil ma-out of way na ako. Ayan, dito rin yung HP, yung sa computer. Kasi ang Silicon Valley, parang ito yung lugar sa mga technology. Yung lahat ng mga, ano ba ang tawag niyan? Basta about technology, yun ang popular, popular ang Silicon Valley sa mga ganyan eh. Dito yata sila nag-umpisa. Yung Yahoo. Yan. Kaya popular ang Silicon Valley dito sa Palo Alto. Dahil ito yung parang pinaka-home office ng mga company na involved sa technology. Kanina, nung pumasok ako dito sa para papunta ng Veterans Hospital, ito yung Page Mill yung ini-exitan ko from 280. Galing ako sa 280 going south at dito ako nag-exit sa Page Mill. Kasi sinundo ko siya sa Pacifica eh. Galing ako ng Pacifica at hinatid ko siya dito sa Veterans Hospital sa Palo Alto. Hindi ko lang makuha ng video kasi may pasahero nga ako. Hindi ako pwedeng mag-video at magba-vlog na mayroon akong pasahero. Kaya katulad ngayon, wala na akong pasahero kaya nagbi-video ulit ako. At ito nga ang El Camino Real ang i-feature ko all the way to San Bruno. Kasi mahaba talaga itong El Camino eh. Sabi ko nga nung mga ibang videos ko na ang El Camino nag-start yan ng Delhi City all the way dito sa Palo Alto. So yung right side, ito na yung El Camino. Yung right side niyan, El Camino pa yan all the way to, kasi may ano ito eh, mayroon silang boundary ng San Mateo County at saka Santa Clara County. Mag-i-end yata itong El Camino sa Santa Clara County.
yan, hindi ko pa naabot yon, yung ending ng El Camino Real. So yun yung papuntang south. Yung papuntang north, hanggang Delhi City ang El Camino Real. Ganun kahaba. So ilang cities yung madadaanan yan. Kaya mamaya babanggitin ko sa inyo, from here sa Palo Alto, kasi Palo Alto is a city. Tapos every part ng Bay Area dito sa side ng San Francisco, city na lahat yan. Wala nang ibang ano kundi puro city yan. So katulad nito, nag-start ako ngayon dito sa El Camino, sa Palo Alto, City of Palo Alto. So okay, ito na yung El Camino going north. So part pa ito ng City of Palo Alto. Mamaya babanggitin ko kung ano yung sunod na city within sa San Mateo County. Kasi itong San Mateo County kasi composed of different cities. So kung mag-start nga siya ng Delhi City, so doon nag-start ang San Mateo County up to Palo Alto, City of Palo Alto. Yun yung kabuuhan ng San Mateo County. Kasi ang San Francisco, although isang city lang ang San Francisco, pero ginawa nilang isang county ang buong San Francisco. Dahil nga siguro, dahil karamihan ng mga financial centers ay nandoon. Ang financial district ay nandoon lahat sa San Francisco. Kaya na-qualify ang San Francisco as a county. Pero ito kasing San Mateo, maraming cities involved sa isang San Mateo County, na ma-involved sa isang San Mateo County. So pag sinabing San Mateo County, it consists of different cities. Kaya umpisahan ko dito ngayon sa Palo Alto, City of Palo Alto. Mamaya babanggitin ko nga kung ano yung susunod na city after sa Palo Alto. Kaya gusto kong baybayin itong El Camino Real para at least magkaroon kayo ng mga ideas kung ano yung mga cities na madadaanan ninyo kung sakasakali mag-drive kayo dito sa San Francisco Bay Area, tapos ginagamit ninyo yung El Camino Real. So alam nyo kung anong mga cities na madadaanan ninyo. Kung saan man kayo nanggaling, kung halimbawa nag-umpisa kayo dito sa Palo Alto all the way to San Francisco. Kaya lang, yun nga. Pero kung gusto nyo mag-joyride talaga, itong El Camino Real ang magandang i-drive. Kasi kung doon kayo sa freeway, mabilis ang ano nyo, wala kayong masyadong makikita doon, unless kung doon kayo sa 280. Kasi ang 280, puro nature ang makikita nyo. Pero sa 101, halos wala kang masyadong makikita doon na mga magagandang view, except sa mga structures nga, mga building. Pero dito sa El Camino, marami kang makikita ditong magaganda, kasi side by side may mga puno, tapos may mga building din na madadaanan. Tapos doon sa 280 naman, karamihan talaga doon puro nature, bundok, mga puno, trees, tapos bundok, tapos may lake ka pang makikita, parang ganun ba? Kaya maganda ang view doon sa 280. Pero kung joyride ang objective mo, itong El Camino'ng magandang daanan. Kasi dahan-dahan lang ang pag-drive mo, tapos makapag sightseeing ka sa mga madadaanan mo. Pero kung nagmamadali ka, well, wala kang choice kundi gagamit ka ng either 280 or 101. Ito, Palo Alto pa rin ito, yung portion na dinadaanan ko ngayon sa El Camino.
malapit nang mag-i-ending yung Palo Alto na portion sa El Camino. So sa tingin ko ang boundary ng Palo Alto ay tingnan ko kung hanggang saan ang Palo Alto. Sa tingin ko dito sa Sand Hill. Yeah, tama. So paglampas ko dito sa Sand Hill, hindi na Palo Alto ito. So lumampas na ako ngayon sa Palo Alto, ito'y Menlo Park na. So City of Menlo Park na ito ngayon. So Palo Alto, next is City of Menlo Park. Medyo ma-traffic lang. Sana makuha ko itong video na ito in less than 30 minutes. Dahil pag kasi hindi ko nakikita yung monitor ko kung ilang minutes na yung video ko. So kung worst comes to worst, magiging part, dalawang parte itong whole stretch ng El Camino from Palo Alto to San Bruno. Pero hopefully hindi nga dapat mangyari ganun, para isang video na lang siya talaga. Pero dahil nga ma-traffic, yun nga ang inaalala ko, baka sumobra sa 30 minutes at magputol siya automatic at magiging dalawa ngayon yung recording ko sa the same video. Hindi ko makita eh, kasi natatakpan sa mali nga yung ginawa ko eh. Dapat dito sa baba ko ginamit yung parang extension niya, kasi wala akong makikita dito sa monitor ko kung ilang minutes na yung video. Eh, ganun na nga siguro, kung worst comes to worst, magiging dalawang video recording ang mangyayari. Bale. So Menlo Park pa rin ito. So buong kahabaan talaga ito ng El Camino Real. Natiyempohan ko naman na na-features ko ito ngayon, yung buong stretch ng El Camino Real from Palo Alto all the way to San Bruno. Pero may ano pa nga yun, hanggang Daly City pa yung El Camino Real. Pero marami na akong mga videos yata na na-features ko yung El Camino Real up to Daly City. Kasi marami na akong mga videos niyan eh. So kahit papaano, magkaroon na kayong idea na itong whole stretch ng El Camino Real is all the way to Daly City. Traffic talaga eh. Anong oras na? Mag 8:30 na ng umaga. Ay kasi pumapasok ito eh, kaya ganun nagkaka-traffic. Dahil yung mga karamihan nito papasok sa trabaho, naghahabol sa 9 o'clock na usually kasi 9 o'clock ang pasukan dito sa trabaho eh. Kung mga kumpanya kang pinagtrabahoan.
ngayon ang Menlo Park, I think magtatapos sa tingnan natin ha. Kasi Atherton na yung next ng Menlo Park, City of Atherton. So malamang ang boundary ng Menlo Park from Palo Alto, so nag-ending ang Palo Alto doon sa Sun Hill. Doon din nag-umpisa yung Menlo Park sa Sun Hill up to, titingnan natin ha, kung saan ang boundary nitong Menlo Park sa El Camino portion. Yun lang problema talaga, matraffic eh. Tsaka hindi ko nga makita yung, kasi naka-fixed kasi yung camera ko, nakalagay sa holder, hindi ko magalaw ito. So ang boundary yata ng Menlo Park at saka Atherton, tingnan ko kung anong street itong may stoplight. Insinal yata ito eh. So Insinal, okay. So Menlo Park pa ito. Insinal Avenue, Menlo College Road. So malamang ang Atherton, malamang ito na yung boundary ng Menlo Park at saka City of Atherton. So mag-i-ending ang Menlo Park dito sa Insinal Avenue at saka Menlo College Road, itong street na ito. Ngayon mag-umpisa ngayon dito ang Atherton, City of Atherton, tama. So ngayon City of Atherton na itong portion ng El Camino. So ilang city na nadaanan ko? Palo Alto, Menlo Park, at saka Atherton. Ngayon, ang boundary naman nitong Atherton, kasi ang sunod nito Redwood City na eh. Tingnan natin ha. So ito Atherton pa ito. So mag-i-ending yata dito yung City of Atherton. Anong street ito dito na may stoplight? Wala akong mabasa. Ano ba yan? Hindi ko makita yung ano. Ang papangit na mga street sign nila rito. Parang yun nga sinasabi ko, bakit ganun eh, ang yaman-yaman ng Amerika, pagkatapos yung mga street sign nila hindi masyadong, I don't know, parang tipid na tipid. So ngayon hindi ko nga mababasa kung ano yung street na yon. Sabihin ko na lang kung saan nag-i-ending ang City of Atherton. So most probably parang ito na, pag ending na yon, ito na yung boundary ng City of Atherton. Dito siguro, ito sigurong street na ito, yeah. I think yung stoplight na yan na susunod, sa tingin ko yun na yung boundary ng City of Atherton and Redwood City. Yeah, tama, itong street na ito o itong stoplight na ito. Yun. So itong Fifth Avenue ba ito or Fifth Street?
Fifth Avenue. So itong Fifth Avenue ngayon ang boundary ng City of Atherton at saka Redwood City. Kasi paglampas ko nitong light na ito, Redwood City na siya. Hindi ko nga alam kung ilang minutes na ito eh. Kasi umalis ako doon. Anong oras ba ako umalis doon? Sa Veterans Hospital. So ito na ngayon, Redwood City na ito. Ng El Camino. Medyo gumanda yung flow ng traffic, pabilis ng konti yung takbo ko. Yan, dito meron silang Target, may Marshall sa Redwood City ito ha. Babasahin ko na lang kung ano yung mga establishment or mga tindahan o restaurant na makikita ko, madadanan ko, mababanggit ko na lang. Banggitin ko na lang. So, Redwood City ito. Still Redwood City. Mabuti na lang. Medyo maganda, tuloy-tuloy yung takbo ko. At least green. Medyo maano at malaki-laki itong Redwood City. Abutan ako doon sa stoplight. Medyo nag-build up ang traffic oh. Redwood City pa rin ito. Ayun, at least na green light. Kaya lang, hindi nag-move, green na. Naku, naabutan pa ako ng red light. So, Redwood City pa rin ito. Nandito yung Safeway nila sa right side. Tapos may Whole Foods. May Whole Foods Market sila sa left side. na ng umaga. 9 o'clock yung pick up ko doon sa San Bruno. So I still have 20 minutes. So I hope na hindi ko talaga makita eh kung ilang minutes na, kasi pwede kong putulin na agad, i-end ko na agad yung vlog ko kung nakita ko sana na malapit na mag 30 minutes. Eh, hindi ko nga makita kung ilang minutes na
ilang oras ba ako umalis doon sa, anong oras ba ako umalis doon sa Palo Alto? Tina, ano na pala ito? So siguro dito tatapusin ko na at gagawin ko talagang pang hindi, sige, tuloy ko na lang. So magiging ano nga ito, magiging dalawang video kasi mag-automatic naman siya na magre-record automatic pag naputol na siya doon sa 30 minutes. Yeah, kasi 18 ako umalis eh. So 8:41 na. So that means 31 minutes na itong video na ito. So pag na umabot na siya ng 33 minutes, automatic putulin na niya at mag-record siya ng panibago. So hindi bale, tuloy ko na lang. Choice. Dalawang part talaga ito. Magiging part 1, part 2 itong video na ito sa whole stretch of El Camino from Palo Alto all the way to San Bruno. So ito ngayon, ang Redwood City magtatapos dito sa So ang boundary ng Redwood City, kasi ang sunod ng Redwood City is San Carlos na. So dito magtatapos ang Redwood City.